So hello po mga kabarkada at welcome back po dito sa ating YouTube channel. I-share ko lang po sa inyo kung paano magpalabas ng opaline sa murang halaga at kung magkano din yung mga ito. So bagay na bagay po ito sa mga newbie na gustong gusto kagad na magkaroon ng magagandang ibon at lalo na din sa mga gustong magtipid para makabili sila ng maraming ganitong mga klaseng ibon. So simulan na natin ang Opaline Project Budget Meal. Tara, let's go! So bago po tayo magsimula, disclaimer po muna tayo para sa mga breeder or seller na manonood po nito. So ang disclaimer po natin ay ito ay base lamang sa aking napagtatanungan sa iba't ibang breeder ng African Lovebirds at estimated price lang po ang aking maibibigay dahil nakadepende pa rin po sa breeder or seller ang presyo kung magkano nila ito ibibenta. So ayun po ang disclaimer po natin. Para wala po tayong ma-offend na mga breeder or seller dahil ito lamang po ay base sa mga napagtatanungan ko. So para po sa mga baguhan po sa pag-aalaga ng ibon, ito po ang ating legends. Ang post slash ay isang possible split, ang slash po ay split, ang S slash po ay sure split, ang opa ay opaline, ang if cock ay kung magiging cock po ang ibon. Ayun po ang ibig sabihin ng if cock. Ang SL ay sexling. So, itong anim po na ito ay napaka-importante po nito para sa mga baguhan po. Kaya dapat alamin po natin ito at kabisaduhin po natin. So, sisimulan na po natin ang pagpipresyo ng mga ibon. So, ang mga ibon po na mapipili po natin ay nakadepende po yan sa kanilang mga kulay. So, yung iba't ibang kulay po ng mga African Lovebirds ay may kanya-kanya din po yung mga presyo. So, ano ba ang limang kulay na pwede nating makita sa mga African Lovebirds? Ito yung 5 basic color ng African Lovebirds ay green, blue, violet, mauve, at pale blue. So, itong limang to ay madalas natin makikita sa mga breeder or seller. So, simulan na po natin ang pagpipresyo dito sa ating topic. So, kapag gusto po natin na bumili ng isa-isa lang ng mga ibon, ito po ang pwede niyong bilhin. Ang post-split opa if cup. Ang estimated price po nito ay nasa 500 to 1,000 pesos lang po. Paano ba natin malalaman kung possible split opa if cup ang inyong bibilhin? So, mababase po natin yan sa mga parents ng binibenta sa inyo. So, ang number one na pwedeng maging declare ng breeder or ng seller ay number one ay post-split opa ex normal hen. Kapag ganito po ang parents sila, pwede po itong magsimula sa presyo na 500 pesos. So, ang pangalawa naman pong parent na pwedeng i-declare ng seller ay itong number 2 natin, split opa cock ex normal hen. Ito po ay pwede magsimula sa presyo ng 800 pesos. So, ang pangatlo naman po na pwedeng i-declare ng seller, ang number 3 na ito ay normal cock ex opaline hen. Ito po ay yung umaabot na ng 1,000 pesos. So, nakadepende pa rin po sa mga seller kung magkano po nila ibibenta yung kanilang mga ibon na possible split opa if cock. So, yung mga binibigay ko lang po sa inyong mga prices ay estimate price lang po siya. So, ito naman po ang pangalawa natin pwedeng bilhin. Lalo na kapag gusto natin magkaroon talaga ng opaline. Okay? So, ang pangalawa po na ito ay split opa if cock. Ang estimated price po nito ay nagsisimula sa 800 pesos hanggang 1,000 pesos. So, paano ba natin malalaman kung split opa yung inyong binili? So, mababase pa rin po natin yan sa parents sila. So, ang number one parent po na yon ay split opa cock ex normal hen. Kapag may nag-visual na opaline sexling hen, ibig sabihin po nun, pasok po siya sa split opa if cock. At nagsisimula po ito sa presyo ng 800 to 1,000 pesos. So, ang pangalawa naman po na pwedeng i-declared ni seller
na parent para dito sa split opa if kak ay itong number 2, split opa kak, x, opaline hen. Kapag may nag-visual po na opaline sex link hen at ang sex link kak na hindi DNA kak, ay pasok na pasok po ito sa split opa if kak. Pero meron pa rin siyang if kak dahil pwede pa rin maglabas ng non-visual opaline na hen. Okay, hindi po lahat ng hen ng split opa kak, x opaline hen ay lahat ay magiging opaline. Hindi po lahat. So, nagsisimula po ang presyo nito sa 1,000 hanggang 1,500. So ito po ang estimated price ng split opa if kak. Okay po? So, yung pangatlo naman po na pwede natin bilhin, lalo na kung pasok na pasok po ito sa ating budget, ang pangatlo po na ito ay Sure Split Opa. So, S/Opa. So, magkano ba ang inaabot nito? Depende pa rin po ito sa mga seller, pero estimated price lang po ang aking bibigay. 1,200 hanggang 1,800. Paano ba natin malalaman kung Sure Split Opa line ang binibenta sa iyong ibon? So, mababase pa rin po ito sa parents ng inyong binili. Okay? So, ang number 1 at nag-iisang pwedeng pagbasehan ay Split Opa Cup X opaline hen na may visual opaline sex link hen na kapatid, tapos yung mga ibon niya ay pina-DNA niya. Okay? Kapag may lumabas po na DNA kak, ibig sabihin po nun Sure Split Opaline DNA kak. Okay po? So, umaabot po ito ng 1,000 hanggang 2,500 dahil naka-DNA po yung binibili niyong ibon. So, kung gustong-gusto nyo po talaga na walang sablay or wala nang poproblemahin, kailangan po nyo na magpataas pa ng budget nyo. So, kung may budget po kayo na pang Sure Split Opa line na naka-DNA pa, so hindi na po yun lugi dahil naka-DNA na po yun. So, ang estimated price po natin dyan ay 1,200 hanggang 2,500. Okay? So, nakadepende po lahat ng presyo sa mga seller or breeder dahil itong mga ibinibigay kong presyo ay estimated price lang po sa mga napagtatanungan ko. So, ayun po yung tatlo na pwede nating bilhin na tigi-isa, lalo na kapag kailangan lang natin ng isa-isa na ibon, tapos ipapares po natin sa mga ibon natin na meron tayo. So, ulitin po natin, ang number 1 po na pwedeng bilhin ay possible split opa if kak, ang pangalawa, split opa if kak, at yung pangatlo ay sure split opa DNA kak. Okay po? So, ayan po ang ating tatlo na pwede nating bilhin. At nakadepende rin po ito sa mga kulay na pipiliin nyo. So, iba-iba po ang presyo ng mga iba't ibang kulay ng African lovebirds. And in-next na po natin yung mga pares na po. So, yung mga pair. So, ito ang pinaka hinahanap-hanap ng mga newbie or ng mga nagtitipid. Yung mga bonded pair, matured pair, or proven pair. So, ibibigay ko po sa inyo ang aking idea sa mga napagtatanungan ko, pero nakabase pa rin po ito sa mga napagtatanungan ko, yung basic color ng ating mga ibon, yung green, blue, bio, mauve, at far blue. At sa iba't iba pa nilang mutation tulad ng pastel, ng pied, ng misty, ewing, at iba pa. Okay? So, ang ipofocus lang po natin dito ay yung mismong opaline lang po. Okay? So, simulan natin ang pagpipresyo ng mga bonded pair, matured pair, proven pair na pang-project ng opaline. Okay? So, unang-una po, number 1 na bonded, matured, or proven pair ay ang possible split opa cock X normal hen. Ito pong pair na to ay sobrang sugal po nito dahil posible lang po na may kargang split opa yung cock dahil hindi pa natin alam kung may talagang karga ba talaga siya. So, ang presyo po nito ay umaabot lang po ng 1,000 hanggang 1,500. Ito na po yung pinakamababang presyo
ng mga pares, yung 1,000 hanggang 1,500. Okay po? So, ang pangalawa naman po na pwede natin bilhin ay Speed Opacock X Normal Hen. So, itong ganitong mga mutation ay medyo 20% na pwede nating asahan na maglalabas ng Opaline Sexling Hen. Okay po? So, ang presyo po nito ay nasa 1,500 hanggang 2,000 pesos. Okay po? Ayun po ang presyo ng Speed Opacock X Normal Hen. So, yung number 3 naman po natin na pwedeng bilhin ay yung Sure Speed Opacock X Normal Hen. So, kaparehas lang po siya ng Speed Opacock X Normal Hen, pero yung pangatlo po natin ay ibig sabihin po nito ay Sure naka-DNA po siya. So, ang presyo po nito ay pwedeng pumasok ng 1,500 din hanggang 2,500 pesos. Dahil naka-DNA nga po yung cock natin, yung Split Opa cock natin, kaya siya tinawag na Sure Split Opa DNA cock. Okay? 1,500 hanggang 2,500. So, doon na po tayo sa pang-apat na pwede nating bilhin. Ang number 4 po natin ay Possible Speed Opacock X Opaline Hen. So, dito pa lang ay medyo sugal na tayo sa kak pa lang. Pero sa Opaline Hen, hindi na po tayo lugi doon. Dahil Opaline na po yung hen mo, visual na po siya. Tapos, yung kak mo, doon lang po tayo aasa na sana kumarga ng opa. Split opa. So, ang number 4 po natin ay Possible Split Opa Cock X Opaline Hen. Ang presyo po nito ay pwedeng umabot ng 2,000 hanggang 3,000. Okay po. So, doon na po tayo sa number 5 na pwede natin bilhin na pair, na pares. Okay? So, yung number 5 po ay Split Opa Cock X Opaline Hen. So, ito po ay nagsisimula sa presyo ng 3,000 hanggang 3,500. Okay po, ito po yung pinaka pinipili ng mga breeder, ng mga buyer. The yung Split Opacock X Opaline Hen dahil pasok po siya sa mga budget. Okay? So, kung may budget po kayo na nagsisimula sa 3,000, ay ito na po ang bilhin nyo. Yung Split Opacock X Opaline Hen. Okay po? So, yung dito naman po tayo sa number 6 na talagang wala na tayong poproblemahin pa. Okay? So, dito po sa number 6 po natin ay Sure Split Opa DNA Cock X Opaline Hen. So, ito po ay umaabot na po ito ng 4,000 pesos hanggang 5,000 pesos po. So, depende pa rin po talaga sa mga seller yung presyo nila. So, estimated price lang po itong binibigay natin. Nababase lang po ito sa mga napagtatanungan ko. So, kung gusto po natin talaga na walang tapon, walang sayang, walang ibang mutation na tulad ng Split Opa, doon na po tayo sa parehas na mutation. Yung Opaline Cock X Opaline Hen. Ayun po ang tinatawag natin na back-to-back Opaline. Okay? So, ang Opaline na ganito, yung number 7 po natin, ang presyo po na to ay umaabot po ng 4,000 pesos hanggang 6,000 pesos. So, ayun po ang ating 7 pwede nating bilhin na pares. Kung banded man yan, kung matured man yan, kung proven man yan, estimated price lang po ito base po sa aking napagtatanungan at depende po sa kanila ang presyo nila sa kulay ng ibon na binibenta, sa edad ng kanilang mga ibon na binibenta at sa iba pang karga na mutation tulad ng Pastel, Pied, Misty, Ewing at iba pa. So, ang pinag-usapan lang po natin ay patungkol po sa mga Opaline. So, ayun lang po ngayong video mga kabarkada. Kung medyo naguguluhan pa po kayo, pwede nyo po itong i-share sa inyong timeline at panoorin nyo po ulit sa mga susunod na araw. So, ayun lang po mga kabarkada ngayong video. Salamat po sa mga sumusuporta dito sa ating YouTube channel. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.